yung recommendation ko ni King Philip para po kay Miguel Lopez kasi after po the death of Magellan, ihinalal po si Miguel Lopez bilang first governor dito sa Cebu. At ito yung recommendation or confirmation po ni King Philip bilang governor na po si Miguel Lopez dito sa Cebu, first governor. At ito naman po yung first letter na binigay po ni Miguel Lopez para kay King Philip II. Then, yung for exactly 44 years after the death of Magellan, yung Battle of Bactan, nangyari naman po yung kanyang Spanish expedition dito sa Cebu. Then, ito na po si Miguel Lopez bilang first governor dito sa Cebu. At yung paglingkod niya bilang first governor, yung first rule na in-implement niya, bawal na po maghukay sa kahit sa ang burial sites. Kasi yung mga tao noon, uso po maghukay sa... Kinukuha yung kayamanan, di ba? Opo, kasi sinama yung mga kayamanan ng mga taong namatay. Sinama sa libing, kaya hinukay ng mga tao at pinagbabawal na niya yun. At ito po yung kanyang original po na sandata. Ano siya, parang rapier, parang rapier. At yan naman po yung dalawang churches, pinakalumang churches. Pinakalumang churches, yung Bantayan Church saka San Nicolas Church. Yung Bantayan ay patayo noong June 11, 1580. Then yung San Nicolas naman, May 16, 1584. Nag-exist pa yan? Oo. Talaga. Ah, so parehong pwede silang puntahan? Oo, pareho. Yay. Renovated na lang kasi... Iba na, nag-age na yung ano eh. Sobrang tagal. 1580, anong taon na ngayon? So, parang 600. Ay, hindi. Mga, yun, 500 years. At ito naman yung Hazel Gun at saka Talwar Sword. Originally po, galing po yung Afghanistan din. Dahil din po sa trade, yung trade noon napunta po dito. At dahil in-introduce or binabaptize ni Magellan yung mga Filipino into Christians, ito po yung mga saints na naka-display sa kahit sa Catholic churches at kahit ngayon meron pa din. At gawang ivory po siya, yung white. Yung mga kamay po, sinabi nila na ninakaw daw yung mga kamay kasi mahal yung ivory noon. At yung iba naman sa pinalitan ng damit yung mga sa saints kaya naputol, hindi na po nakita kung saan niya yung mga parts. Then ito naman yung kagamitan ng pare, golden thread po siya. Galing, no? Hindi man lang siya na hindi siya kinailangan i-restore. As in, onti lang yung ano na out of place sa stitches. Sino yung collection is Jojo Reynes or Salah? Then, at dahil sinakop yung mga Bisaya ng mga Espanyol, para po maintindihan ng mga Bisaya yung mga role ng mga Espanyol, gumawa po sila ng diksyonaryo kasi pinaniniwalaan ng mga Espanyol na yung mga Bisaya is indio or bobo or slave. Ngayon kaya gumawa sila. At ito naman po yung mga original na produkto dito sa Cebu. Yung cotton. Cotton, tabako, tsaka longboy leaves or buha. Yung Tagalog. Longboy. Itong tabako po, nilalagay sa gitna ng longboy, nirol, tsaka ginawang sigarilyo. Ito yung ano, no, original document. Then, ito naman yung panggawang lupit nila noon, yung abaka. Pag mababasa, mas lalo pong tumitibay. Then, ito naman yung mga civil works ni Don Pascual Indrile, yung notaryo nila noon. At ito naman po yung mga taong nagpagawa sa kanya ng sidula. Ang handwriting. Ito naman
mga lumang kagamitan ng mga magsasaka at kahit ngayon meron pa din. Yung sa pang-aararo, ito sa cotton, ito sa cornmeal, then sa rice meal. Then, familiar pa ba kayo sa tuba? Yung ano, alcoholic drink. Coconut yun, di ba? Ito tuba. Po yung first na ginamit, nilalagay po sa inyo. Diyan din na ano, minimix. Nilalagay sa itaas ng yung, then tuwing umaga, kinukuha ng mga may-ari. Tapos nilalagay dun sa lalagyan para mabenta na nila. Then, punta na po tayo sa ito.